Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paulino. Taong 1955. Maigo, Lanao del Norte. Marami sa kapamilya ni Paulino ang may itinatagong galit sa kanya. Dahil kasi sa pagtalikod niya sa paniniwala ng mga kadugo niyang Antikristo, kinagalitan siya ng mga ito. Bukod sa marami siyang alam na lihim ukol sa kanilang pamilya, daladala niya rin ang nombre ng ama niya. Kaya magmula noong nalaman nito ang pagtalikod niya sa kanilang paniniwala, ito na mismo ang naghanap sa kanya upang siya ay mapugutan ng ulo sa harapan ng kanyang mga kadugo. Awa naman ng Diyos, hindi ganon ang nangyari. Nang marating kasi ni Paulino ang lugar ng Maigo, kinukup siya ng isang dibino. Sa pamamagitan ng pakikisilong niya sa presensya nito, hindi na siya nagambala pa ng kanyang mga kadugo. Pero sa kabila nun, naniniwala siyang naghahanap lang yon ng paraan para siya ay matsyempuhan. Dalawang taon ang lumipas. Magmula noong nakisilong siya sa bahay ng matanda, na itago na lang natin sa pangalang Sofronio, naging tahimik na ang kanyang buhay kahit papaano. Aminado naman siyang may umaaligid sa baryo nila ng mga kadugo niya, pero hindi siya gaanong nababahala, lalo pat sa lahat ng oras nakadikit siya sa matanda. Dahil sa pagsasama nilang dalawa, siya na ang ginawa nitong katulong sa tuwing may ginagamot ito sa pamamahay nila. Upang magantihan naman ang pagprotekta nito sa kanya, lahat ng gawaing bahay sinasalo na niya. Ultimo ang pagluluto at paglalaba ng kanilang mga damit, siya na rin ang gumagawa. Napakasipag noon ni Paulino, gawa ng yun lamang ang naiisip niyang paraan para makagante sa kabutihang loob nito. Bagaman mariin siyang inaabisuhan ng matanda na wala siyang dapat igante sa ginawa nito, di niya na yon iniisip pa. Basta ang tanging nais niya lang mangyari, masuklian ang kabutihan nitong ipinapakita. Dalawang araw bago sumapit ang buwan ng Agosto, nagkaroon sila ng isang pasyente kung saan sinasapian yon ng masamang espiritu. Maraming albularyo na yung pinagdaanan pero hindi pa rin magamot yung mismong sakit nito. Nang mapagtanto naman ang pamilya ng biktima na isang dibino itong si Sofronio, nagpa siya na sila roong magpakonsulta. Bagaman matindi ang sapi nung binata, nagpa siya itong harapin ng nilalang na yon. Ayon sa matanda na, isang uri ng demonyo ang pumaloob sa katawan nito. Marami rin kasi yung tinangang mga senyales, kagaya ng pagkasugat-sugat ng mukha nito, tapos yung pagkahati at pangingitim ng dila nung lalaki. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung paninilaw ng mga mata nito kapag yon ay tumitingin sa kanila. Kakaiba din ang pagkurap ng mga mata nito, indikasyon na malayo na yon sa katangian ng isang tao. Bago pa man mahawakan ni Tandang Sofronio ang biktima, agad naman silang nagulat nang magpumilit yung magpumiglas para lamang makalayo sa kanila. Ang kaso lang, nang akmang mabibitawan na yon ng mga kapatid nito, bigla naman yung nanghina matapos itong hawakan ng matanda sa noo. Nang mahimatay na ang binatang yon, may hinaho naman itong nagwika sa mga kamag-anak nito nang: "Ipasok nyo na siya sa loob ng bahay. Dalawa sa inyo ang magpapaiwan doon para merong kaming makatulong. Manong, malala na itong kalagayan ng anak mo, kaya hindi ko may papangako na magagamot ko siya nang walang mangyayari sa kanya. Kaming mga dibino, hindi kami Diyos para gumawa ng himala. Kaya ngayon pa lang,
inaabisuhan na kitang ibaba mo ang ekspektasyon mo sa amin. Nang marinig naman ito ng ama ng biktima, tumangulang naman yun, hudyat ng pagsang-ayon nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang pumasok sa loob upang simulan na ang panggagamot sa binata. Habang sinusuri yon ng matanda, nananatiling nagmamasid lang naman itong si Paulino. Lahat ng ginagawa nito, pilit niyang inuunawa sa paniniwalang yon ang magbibigay daan sa kanya para matangan ang karunungan nito. Kahit hindi niya kasi sabihin, aminado siyang hangad din niyang matuto sa matanda. Isa sa mga dahilan niya kung bakit nag-aasam siya ng ganoong karunungan ay dahil sa kagustuhan niyang balikan ang kanyang pamilya para kumprontahin ang mga ito. Buong buhay niya kasi, doon niya lamang nakikita ang kahulugan ng kanyang buhay. Gayunpaman, kahit nag-aasam siya ng matinding kapangyarihan, hindi niya inuobliga ang matanda na turuan siya. Aminado kasi noon si Paulino na kapag ginawa niya ito, magiging kahiya-hiya siyang tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, doon na niya napansin ang paghilot ng matanda sa katawan ng biktima. Paulit-ulit nitong hinahagod ang likod nito na parabang may gusto yun doong maiayos. Isipin ninyo, karaniwan lang ang paghihilot ng tandang Sofronio, ang kaso lang pansin na pansin noon ni Paulino na mulat ang mga mata nung binata. Ang estado nito, parang pasyenteng tinurukan ng sandamukal na pangpamanhid sa katawan. Kahit kasi may ulirat yon at gustong-gustong magpumiglas sa ginagawa nung dibino, sadyang hindi niya yon kayang gawin dahil hindi nito kontrolado ang mismong katawan nito. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatahimik nang marinig nila ang pag-atungal nung binata. Unti-unti na rin umuunat ang mga daliri nito, dahilan para mag-utos si Tandang Sofronio na kumuha ng lubid. Nang marinig naman yon ni Paulino, agad naman siyang tumakbo patungo sa kusina para kuhanin ang taling tinutukoy nito sa kanya. Pagbalik naman niya sa sala, nadatna naman niya ang dalawang kapatid nung sinapian na buong puwersa na yung tinutulungan para hindi makawala sa bangkong sapilitan nilang pinapaupuan dito. Nang masipat naman niyang kakaiba na ang itsura ng nilalang na yon, hindi na rin siya nag-alangang tumulong dahil pakiramdam niya manganganib ang buhay nila sa oras na makawala ito sa bangkong kinauupuan ito. Habang abala naman sa pagtulong itong si Paulino, napansin naman niya ang matanda na kalmado lang na naghahalo ng sangkap sa gamot na gagamitin ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagtali sa binatilyo, nang mapansin nilang hindi na yon makakawala, dali-dali naman nila itong hinila papalapit sa pundasyon ng bahay. Paglapit naman nila rito, agad naman nila itong itinali sa poste, sabay atras doon ng bahagya upang pagmasdan ang mga bagay na kasalukuyan itong ginagawa. Sa kasagsagan naman ng pag-atungal ng binata, doon nila nasilayan ang pagsugat-sugat ng katawan nito. Sinabayan din yon ng paglagas ng buhok hanggang sa tuluyan na itong maging kalbo. Ang mas nakakatakot pa noon sa lahat ay nung magsimula na yung maglaway ng walang tigil. Habang tumatakbo rin ang oras, mabilis na nagbabago ang anyo ng taong yon hanggang sa maging kawangis na ito ng isang demonyo. Kalahating oras pa ang dumaan, doon nila nasilayan ang pagkakaroon nito ng malatinik na korona sa ulo na siya namang lubos na ikinagulat ni Paulino. Bagaman hindi siya sigurado, naniniwala siyang minsan na siyang nakakita ng ganoong korona. Malakas din ang kanyang kutob, nagmula yun sa lahi nila,
Gawa nang, sa lugar na kinagisna nila ilang milya ang layo sa Maigo, sila lang ang nagtatangan ng ganoong abilidad. Natandaan din noon ni Paulino, minsang naikwento ng kanyang ama sa kanya ang kakayahan nilang mamarusa gamit ang sapi. Madalas nila itong ginagawa sa mga taong may malalim silang galit. Dahil sa mga alaalang yon, agad naman siyang napasilay sa kapatid ng binata habang seryosong nagtatanong dito nang, sa Puwalas ba kayo nakatira? O kung hindi naman, may pagkakataon bang nagawi kayo sa lugar na yon? Nang marinig naman ng binata ang kanyang sinabi, bigla naman yung sumagot sa kanya nang, Oh, taga Puwalas kami. Bakit ho? Napadpad na rin ba kayo sa lugar na yon? Dahil sa sinabi nito, pinili na lamang niyang huwag umimik sa halip maghintay ng pagkakataon para makausap ng personal si Tandang Sofronio. Kung isisiwalat niya kasi ang kanyang nalalaman sa mga taong yon, baka siya ang mapagtuunan ng galit ng mga ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang maghintay sa susunod na gagawin ng dibino. Alam kasi nilang marami yung inihahanda, nang sa gayoy isahan na lamang ang paggamot nito. Kalahating oras pa ang lumipas, pagsilay naman nilang handa na yung matanda, tahimik naman nila itong pinagmasdan habang matyagang naghihintay sa ipapamalas nitong husay sa panggagamot. Matapos namang lagyan ng krus ni Tandang Sofronio ang noon nito, doon na yun nagsimulang magbigkas ng mga engkantasyon na binabasa nito sa isang maliit na libreta. Purong Latin ang ginagamit nitong lengguahe, kaya karamihan sa mga katagang kanilang naririnig, wala silang maunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas, matapos namang maihanda ng matanda ang lahat ng sangkap, doon na nito sinimulang tawagin ang pangalan ng demonyo. Habang pinakikinggan naman ito nila Paulino, di naman nila maiwasang magulat, gawa ng yung bibig ng matanda, parang nagsasalita lang ng kusa. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik ang nilalang sa loob ng katawan ng bata nang matukoy na ni Tandang Sofronio ang totoong pangalan nito. Pagtigil naman ng dibino sa kakasalita, dahan-dahan na yun doong sumilay habang pabulong na nag-uusal. Walang sabi-sabi, agad naman itong inihip sa kanyang palad ang mga buhay na salita, sabay lapat nito sa dibdib ng binata. Matapos nun, pitong beses nitong sinambit ang pangalan ng Diyos na siyang naging sanhi upang mas lalo yung magwala. Habang ginagawa naman yon ang nilalang, paulit-ulit din itong isinumpa si Tandang Sofronio, ngunit sa katagalan wala na rin yung epekto. Hindi naglaon, pag-utos naman ng matanda na lumayas na ang nilalang na yon sa katawan ng binata, bigla naman itong tumigil sa kakasigaw at kasabay nito ang dahan-dahang pagbuka ng bunganga nito. Akala niya bubuka lang yun ng bahagya, pero sa kanyang pagmamasid, doon na niya unti-unting napapansin ang pagkapunit ng balat nito na siyang nagdudugtong sa panga ng binatang yon. Pagkapunit naman ito, doon nila nakita ang paglabas ng ulo ng isang itim na nilalang. Dali-dali itong umahon mula sa lalamunan ng binata, kung saan pagbagsak naman ito sa lupa, mabilis yung binawian ng buhay. Yung binata naman, hindi na rin nakaligtas pa dahil sa tindi ng pinsalang inabot nito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, bahagya naman silang napatingin sa matanda nang marinig nila yung magwika ng, Ito na nga ang sinasabi ko. Hindi kakayanin ng batang ito ang pagpapalayas ko sa espiritong pumasok sa kanyang katauhan. Abisuhan niyo ang inyong mga magulang
sa aking taus-pusong paghingi ng tawad. Ginawa ko na ang lahat pero naging bigo ako. Subalit magalak kayo sapagkat umalis ang inyong mahal sa buhay nang walang bit-bit na pasanin. Makakapagpahinga siya ng maayos, malayo sa sakit at lahat-lahat. Nang marinig naman yon ang katuwang nung binata, wala naman yung nagawa kundi ang umiyak sa harap ng labi ng kanilang mahal sa buhay. Bagaman napakahirap nitong tanggapin, pinilit na lamang nilang unawain ang mga nangyari. Nang mapansin naman yon ni Paulino, doon na niya sinubukang senya sanang matanda para makausap niya yon ng pribado. Bago pa man kasi mamatay ang batang yon, talagang hindi na siya mapakali sa mga detalyeng kanyang nalaman. Nang mapansin naman ito ang kanyang senyas, agad naman yung pumasok sa silid na malapit sa sala kung saan pasimple naman niyang sinundan. Pagsarado naman niya ng pinto, nasipat niya si Tandang Sofronio na nakaupo sa isang lumang bangko. Seryoso rin yung nakatitig sa kanya na parang naghihintay yon ng mga sasabihin niya. Maya-maya pa pagharap naman niya rito, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Habang ibinabahagi niya ang lahat ng detalyeng alam niya, tahimik lang naman itong nakikinig. Maya-maya pa, nang maunawaan na nito ang mensaheng hangad niyang iparating, noon ding mismong oras na yan, nagdesisyon itong dumayo sa kanilang lugar. Ayon sa matanda, na kung totoo nga ang kanyang sinabi, talaga namang mapanganib ang kanyang pamilya. Pagtatapat pa nito sa kanya na, kaya hindi niya yun pinagtuunan ng pansin noong umaaligid ito sa lugar nila ay dahil sa inakala niyang lahi lamang yon ng mga mangkukulam na may mahinang karunungan. Ang kaso lang, nagkamali ng hinala itong si Tandang Sofronio. Marahil kaya hindi niya napansin ang kakayahan nito ay dahil sa bumasilang siya sa presensyang nararamdaman niya. Nakalimitan niya kasi yung ginagawa, kaya aminado siyang nahuhusgahan niya ang mga taong nasa kaliwa sa pamamagitan ng ipinapalabas nitong aura sa kanilang katawan. Dagdag pa nito na, maaaring may kakayahang magtago ng presensya ang kanyang pamilya, kaya naisahan siya nito. Gayunpaman, mariing inilahad sa kanya ng dibino, hindi yung dahilan para makatakas sila sa asunto. Dahil kasi sa mga narinig nito, nangako yung hindi magpapakita ng awa sa oras na makaharap na niya ang pamilya ni Paulino. Matapos naman yung mailahad ng matanda, tumitig lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng: "Kaya hanggat hindi pa tayo nakakaalis, tatagan mo na ang iyong dibdib. Alam kong mahirap makita ang iyong mahal sa buhay na nahihirapan, pero wala tayong magagawa, iho. Kinakailangan na nilang sumakabilang buhay. Kapag nagpatuloy pa ang lahi nila sa mundong ito, mas marami ang masasaktan at maaapektuhan dahil sa kanilang kakayahan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya sabay sagot dito ng: "Kayo hong bahala, tatang. Basta kung anong desisyon nyo, tatanggapin ko yan ng buong buo." Noon pa man, hindi ko na rin itinuturing na kapamilyang mga demonyong yun. Kapag namatay sila, ipinapangako kong hindi ako makakaramdam ng poot laban sa inyo. Bago pa man tayo magkakilala, nakahanda na akong paslangin sila. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang matanda habang dahan-dahang tumatayo. Paglabas naman nila ng silid, una naman nilang nakita ay yung mga kapamilya ng binata na kasalukuyang nagdadalamhati. Bagaman may konting galit yun sa matanda, pinili pa rin ng mga itong rumispeto
sa kadahilan ng alam naman ng mga ito na ginawa ni Tandang Sofronio ang lahat, mailigtas lamang ang kanilang mahal sa buhay. Naniniwala rin naman kasi ang mga ito, hindi sa lahat ng oras sila ang mananalo. Minsan nakakalasap din sila ng kapighatian sapagkat parte yon ng realidad ng buhay. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng mga ito na uuwi na sila sa lugar ng Puwalas pagkatapos nilang maihanda ang kabaong at kasuotan ng binata. Nang marinig naman yon ni Tandang Sofronio, agad naman itong nagpresenta na sumama. Pagtatapat nito sa pamilyang yun, isusunod niya ang mga nilalang na pumatay sa binata. Nangako rin siyang pagbabayarin ng lahat ng may sala sa pagkamatay nito. Dahil sa sinabi ng matanda, abot langit naman ang pasasalamat ng ama ng biktima. Si Paulino naman, tahimik lang na nagmamasid pero sa kaloob-looban niya, hiyang-hiya na siyang tumingin sa mga mukha nito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Sakay-sakay lamang noon sa kalabaw, matyaga nilang binagtas ang daan patungo sa lugar kung saan yon naninirahan. Halos lagpas din ng isang linggo ang naging paglalakbay nila dahil sa dami ng baryong dinaanan nila. Siyempre, hindi naman sila noon nagmamadali, kaya pinili talaga nilang makisabay sa pamilyang yon. Kahit papaano kasi, alam ni Tandang Sofronio na mabilis makaramdam ng takot itong si Paulino sa mga lugar na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Pagdating naman nila sa Puwalas, agad din naman silang nagpaalam sa pamilyang yon. Yayayain pa sana sila nitong tumuloy sa bahay nito pero hindi na nila yon ginawa. Bukod kasi sa alam nilang marami ang makikidalamhati sa pagkamatay ng anak nito, masyadong malayo rin sa lugar na yon ang baryo ng mga kadugo ni Paulino. Dalawang araw pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang baryong pinaghaharian ng mga ito. Upang maiwasan naman ang maagang komprontasyon sa pamamagitan ng mutsa ng Agapook, iniba ng dibino ang kanilang mga wangis para makibagay sa mga taga-roon. Alam ko, wala pa kayong ideya kung ano ang mutsang ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mutsa ng Agapook ay kalimitang nakukuha sa sapatos ng kabayo na namundok tuwing mahal na araw. Sabi-sabi ng mga matatanda, maaaring naapakan lang yon ng mga kabayo sa mga lugar kung saan yon umuusbong. Hindi rin basta-bastang nakikita ang ganoong mutsa kung sapilitan yung hanapin ng taong may alam sa abilidad nito. Bagaman wala itong pangkombating kakayahan, marami naman ang pwede mong magawa sa mutsang yon. Sa kamay ng isang dalubhasa, napakamapanganib ng ganoong mutsa. Isipin nyo na lang, kaya nitong gumamit ng kahit kaninong wangis, buhay man o patay na. Dahil sa ganoon itong abilidad, lahat ng nagtatangan ito kayang tumakas sa kahit na anong gulong ginawa nila. May kakayahan din yung magmanipula kung saan sa pamamagitan ng pangungopya ng anyo nito, mapupukol mo sa taong kinagagalitan ng iyong biktima ang iyong masasamang mga gawa. Sa makatuwid, kaya nitong pag-awayin ang dalawang malakas na nilalang kung yon ay nanaisin ng nagtatangan nito. Sa loob ng ilang araw nilang paglalakad sa baryo, marami silang nasilayang mga kakaibang pangyayari. Ang nagbigay ng matinding kilabot noon kay Paulino ay nung masipat niya ang lolo niya na parang kahuwig na ng itsura ng Kristong madalas na inuukit ng mga Kristiyano sa kahoy at bato. Yun nga lang, hindi kaaya-aya ang itsura nito. Halos taliwas nga ang anyo nito sa Diyos na itinuturing ng karamihan sa atin.
Bukod sa napakadungis nitong itsura at kulukulubot na mahabang buhok, may suot din yung koron ng tinik. Sira-sira na rin ang nangingitim nitong ngipin, tapos yung balat nito punong-puno ng napakabahong putik. Hindi lang yun, parang lupa na rin ang balat ng matanda, tapos yung mga mata nito unti-unti nang binabalot ng itim na tinta. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat ay ang pagdarasal ng nilalang na yon tuwing papalubog na ang araw. Sinasamahan din ito ng lahat ng kanilang mga kadugo na parabang yon ang kanilang pamamaraan upang mapanatili ang kanilang lakas at kakayahan. Dahil sa kanilang mga nasilayan, agad namang inihanda ni Tandang Sofronio ang iilan nitong mga gamit kagaya ng mutsa ng kampana at diamante ng kasoy. Dahan-dahan niya itong ibinalot sa kanyang kamao, habang si Paulino naman walang patid sa pagpapatalas ng dala nilang mga talibong. Matapos naman nilang maihanda ang mga bagay na yon, matyaga naman silang naghanap ng pagkakataon para umatake. Pagtungtong naman ang Biyernes ng gabi, habang tahimik na ang baryo, agad naman silang nagpalit anyo para makapasok sa sentro ng hindi naaabala ng kahit na sino. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nang marating nila ang liwasan, tumambad sa kanila ang mga kadugo ni Paulino na kasalukuyang gumagawa ng ritual. Akmang lilisanin na sana nila ang lugar na yon, nang bigla naman silang tinawag ng iilang mga bantay sa liwasan para makidalo sa salo-salong kanilang pinaghahandaan. Upang hindi naman yun mag-isip ng kung ano, tahimik lang naman sila roong sumunod para makibagay. Pagpasok naman nila sa loob, agad naman sila nitong pinaupo sa isang tabi kung saan nasa harapan lang nila ang isang kawang may kumukulong tubig. Nang masipat naman yon ang dibino, hindi naman ito maiwasang magtaka sa kadahilan ng gumagamit lamang ng ganoong kawa tuwing pista ng mga aswang. Inakala rin itong nagkamali siya ng hinala, pero bago pa man mag-umpisa ang piging, doon nila nasilayan ang pagpasok ng mga taong nasa humigit 18 ang bilang. Nakatalukbong ang mga ito habang pilit yung hinihila ng isang matangkad na nilalang na may mga nakapulupot na kadena sa katawan. Pagdating naman ito sa pinakagit ng bahagi ng liwasan, agad namang nagpalakpakan ng mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang putulin na nito ang kadenang nagdudugtong sa mga tao. Matapos nun, hinati sa iilang grupo ang mga taong yon na siya namang pinamamahalaan ng mga nakatatandang kapatid ni Paulino. Pagbigay naman ng hudyat ng kanilang padre de pamilya, agad naman nila itong hinubaran, sabay tadyak dito patungo sa loob ng kawang may kumukulong tubig. Pagramdam naman ng mga kalunos-lunos na tao sa hindi maipagkakailang sakit, nagpumilit naman yung umalis sa kawa, subalit huli na ang lahat. Akmang aahon pa kasi ang mga ito, nang bigla yung inundaya ng saksak ng kanyang mga kapatid gamit ang isang mahabang sibat na kahoy. Pagtagos naman ang bagay na yon, agad namang lumubog ang mga naghihingalong biktima sa kawa hanggang sa hindi na ngayon nakita. Pagpula naman ng tubig, nabalot ng malalakas na hiyawan ang buong paligid. Matapos naman niya itong masilayan, hindi naman niya maipagkakaila ang matinding gigil niya para patayin ang mga kadugo niya. Ngunit, dahil sa senyas noon ng matanda, hindi siya gaano nakakausad sa kanyang mga pinaplano. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman nilang pumipila na ang mga nilalang na yon para kumuha ng karne, sumunod na rin sila. Paglapit naman nila noon sa kawa, may kung anong usal ang inihip doon ng matanda.
sa maniwala kayo o hindi. Para malibot nito ang kabuuan ng kawa, walang patid nitong inubos yung karne ng taong naging rasyon nila. Dahil sa ginawa nito, nausala nito ang lahat ng kawa na kinakainan ng mga nilalang na naroon. Nang may isa katuparan naman yon ng matanda, agad naman silang lumabas ng liwasan para magtago. Pagdating naman nila sa isang liblib na lugar, binawi ni Tandang Sofronio ang kanilang pagpapalit-anyo dahil sa nararamdaman nitong matinding panghihina. Makalipas pa ang ilang minuto, lahat ng kinain nito pilit naman itong sinuka. Nang mailabas na niya ang kanyang mga kinain, doon na rin ito sinimulan ang pag-ihip ng malakas na tigalpo sa buong paligid. Sa isang iglap, nawala ang hiyawa na kanilang naririnig, indikasyon na tumalab na nga ang mga orasyon nitong binitawan sa mga kawa. Nang mapansin naman niyo ni Tandang Sofronio, napangisi lang naman ito, taimtim na nag-usal habang hinuhugot sa mga damo ang malalupa nitong latigo. Pagwasiwas naman ng matanda sa nakuha nitong latigo, ilang dipa ang haba, agad naman siya nitong inutusan na maghanda na dahil pabalik na sila ng liwasan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pag-aatubili naman niyang hinugot ang kanyang sundang. Matapos nun, mabilis din naman nilang tinahak ang daan hanggang sa bumungad sa kanila ang mga bantay sa pinto ng plaza. Pagsilay naman doon ang matanda, agad naman niya yung hinataw ng latigo na siyang naging sanhi upang maabo ang mga ito. Nang mapaslang na nila ang mga bantay sa labas, nagmamadali na rin silang pumasok kung saan doon nila nakita ang lolo ni Paulino na kasalukuyang nakaluhod sa mesang gawa sa bato. Taimtim yung nagdarasal na parabang ginagaya nito ang totoong Panginoon. Pagsilay naman ni Tandang Sofronio sa ginagawa ng nilalang ngayon, buong lakas naman yung sumigaw ng, "Itigil mo ang kalapastanganang yan!" Kasabay ng pagwika nito, ay ang mabilis naman itong pagsugod sa nilalang ngayon. Sa isang iglap, nagkaroon naman ng matinding pagbubuno sa pagitan ng kanilang puwersa na siyang naging sanhi upang masaksihan ni Paulino ang lakas ng lolo niya. Kahit kasi dibino ang kaharap nito, walang kahirap-hirap nitong sinasalag ang lahat ng binibitawan nitong pag-atake. Akala nga niya hindi kakayanin ng matanda ang lolo niya, pero nang masipat naman niya itong mag-usal, sabay hugot ng kamay nito sa langit, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat ng pangyayari. Pagsimoy kasi ng malakas na ihip ng hangin, agad namang nakaramdam ng matinding pagkasindak ang nilalang na yon na siyang naging sanhi upang puluputan ito ng latigo ng dibino. Nang mapansin naman ni Tandang Sofronio, napilit nitong pinarurupok ang kanyang armas, muli na naman itong humingi ng tulong sa diwata ng kidlat. Pagbigkas naman ito ng mga engkantasyon, bigla namang tinamaan ng pitong sunod-sunod na kidlat ang matandang yun. Sa sobrang lakas nito, mabilis siyang nanghina hanggang sa tumarak na sa dibdib nito ang punyal ng dibino. Habang harap-harapan itong binabawian ng buhay ng matanda, buong galit niya yung isinumpa na hanggang sa kamatayan nito higit pa sa parusa ng impyerno ang tatamasin ito. Nang marinig naman niyo ng lolo ni Paulino, sumigaw lang naman niyo ng malakas bago bawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din naman nilang nilisan ang lugar. Sa loob ng ilang araw nilang paglalakbay, nabanggit ng matanda sa kanya na mamamatay ang lahat ng kadugo niya pagkaraan ng 3 araw. Naniniwala kasi itong hindi nito kakayanin ang mga binitawan niyang sumpa sa kaliwa, dahilan para kusang balutin ng sakit
ang mga katawan nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siya roong naniwala. Yun nga lang, hindi niya napatunayan ang tungkol sa bagay na yon. Bukod kasi sa masyadong malayo ang kanilang lugar, hindi na rin niya binalak pang makarinig ng usap-usapan ukol sa baryong kanyang nasilayan. Hanggang sa pagtanda ni Paulino Pinuno, na natili pa rin palaisipan sa kanya kung ano ang totoong lahi ng pamilya niya, na tinapos lamang sa pamamagitan ng mga malalakas na tanga ng dibino na si Tandang Sofronio. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ni Tandang Sofronio. Parang lahat ng kataas-taasang tanga na pwedeng tanganin ng isang tagakanan eh hawak-hawak niya. Lalo na yung unang-unang beses ko lang na narinig na mutsa. Yung mutsa ng agapook na nakukuha sa sapatos ng kabayo. Grabe, sobrang galing nun. Ang ganda nitong kwento na to. Alam nyo, mas maganda pa sana to kung naikwento sa atin yung journey ni Paulino na kasama niya na yung matanda eh. Kasi alam ko, hindi lang dyan nagtatapos yan. Sobrang dami nilang makakalaban dito. Pero kasi, isa lang yung pinadala sa ating kwento eh. Though medyo mahaba naman, mag-almost 40 minutes. So ako, solved na solved ako rito. Pero syempre, may konti sa puso ko na nagsasabi na sana yung iba pang kakayahan ni Tandang Sofronio eh, maikwento natin. Diba? Kasi ilan na yung binanggit niya? Parang, walo na ba? Diba? Pero kasi, alam naman nating lahat, dibino to. Pag sinabi kang dibino, tapos niyakap mo yung pagiging dibino, sobrang lakas mo talaga. Kasi may dalawang klase ng dibino eh. Yung isa yung pinanganak na natural na dibino, tapos yung isa, pinanganak din naman siyang natural na dibino, pero nagsaliksik pa siya. So, tingin ko rito kay Tandang Sofronio, dibino to na nagsaliksik. Diba? Kaya, ang ganda sana nito kung medyo mahaba yung kwento natin. Kaso isa lang eh. Pero sold na rin ako, paulit-ulit na yung sinasabi ko. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.